Si Ate Danica din, nag-house to house po siya ng isang beses. Very supportive naman po sila. Lalo na nung lumaki na kami, naging close na rin kami. Credit sa tatay namin kasi talagang nag-effort siya na to bring us together. So paano, anong mangyayari sa mga yan? Matagal na itilayado ng si Pimpol. Aalisin mo sila. Huwag sila mag-alala. Lagi ko pong sinasabi, pati pag nagtatalumpati ako, yung mga empleyado ng City Hall sa ngayon, mahigit 8,000 na sila eh. Huwag sila mag-alala. Wala tayong tatanggalin. Mula department head hanggang enforcer o street sweeper, lahat bibigyan natin ng isang pagkakataon. Pero oras na may makita tayo na may ginagawang illegal, oras na may makita tayo na katiwalian, humihingi ng lagay, nangungutong, yan po yung tatanggalin natin. Pero dapat may ebidensya muna. Nakakakuha ka ba ng, meron na bang ano, nakakakuha ka ba ng support mula sa mga barangay officials since 27 years? Pag sa barangay officials, siyempre mag-iingat po yan kasi baka ipitin yung pondo eh. Nahirap po eh. So hindi ko rin masyadong ginagalaw na yung barangay officials. Ang importante po yung tao mismo. Kami naman po mga politiko, wala naman po talaga kaming command vote eh. Yun naman ang katunayan eh. Kahit ako, konsyal, sabihin ko sa mga tao ko na, boto niyo yung taon to. Kung ayaw nila, hindi pa rin nila iboboto. Importante po, direkta tayo sa tao. Was there a time na yung all for one, one for all, ay supposedly lalabas sa Pasig, kaya hindi natuloy. Pagdating naman po sa Bulaga or One for All, hindi na po ako nakikialam. So sila na lang po tanungin nyo. Basta alam ko, nung palapit na ng palapit yung, nung nag-file ako ng aking kandidatura, wala nang One for All. So, di ko po alam kung ano yung nangyari sila na po may alam na.